Dalawa hanggang tatlong oras na brownout sa Marso hanggang Mayo sa susunod na taon. Yan ang babala ni Energy Secretary Jericho Petilla sa mga kumokontrang bigyan ng emergency power si Pangulong Aquino para maagapan ang nagbabadyang shortage sa kuryente sa bandang 2015. Nagpapatrol Alvin L. Chico. Kung Mindanao at Visayas ang natadtad ng brownout nitong summer, Luzon naman ang magdurusa sa 2 hanggang 3 oras na rotating brownout sa Marso hanggang Mayo ng susunod na taon. Yan ang babala ni Energy Secretary Jericho Petilla sa mga kumukontra ng kanyang rekomendasyong magdeklara na ng krisis si Pinoy ngayon pa lang at humirit ng emergency powers sa Kongreso para makakontrata na ng mga modular generator sets. Basta desisyon nito, ha? Because me as a Secretary of Energy, yun ang nakikita ko. That's my recommendation. But if people are willing to have brownouts on summer, then we can opt not to have this. Pero babala ng mga militanteng grupo, tataas ang singil sa kuryente kapag puro diesel o bunker fuel ang panggatong ng mga aarkilahang generators. Ganyan daw ang nangyari noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos dahil may krisis at kulang na ang supply, kapit sa patalim na ang gobyerno at ipinasa sa consumer ang sangkaterbang bayarin sa kuryente. Sigurado yan, tataas ang presyo ng kuryente dahil sa emergency power na ito at marami na namang sweetheart deals ang mangyayari dito. Ito ay isang haphazard, quick fix na pinupush ng Department of Energy, masyadong makitid. Nag-aalangan din ng ilang negosyante pero kung may paliwanag daw ng maayos at hindi minamadali ang paghirit ng emergency powers, posible rin nila itong suportahan. Kaya mga bagay-bagay na minamadali, laging nakakamali. Pero para kay Petilla, dapat makakuha na ng pahintulot sa Kongreso si Pinoy sa katapusan ng Agosto para maplantsa na ang kukontratahing gensets na makakapigil sa brownout sa 2015. Alvin El Chico, ABS-CBN News.